Magandang umaga po sa inyong lahat. Rin ang Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin. Nandito po ako sa Kaohsiung Airport. Kasama ko yung mga kapatira natin pero nasa sa loob na sila. Ihatid po natin yung isang kapatid natin na uuwi sa Pilipinas. Kasama ko sila Star Genekia, si Patty, si Jeline. Kaya dito na ako magde-devotion. Salamat sa Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos, marami pong salamat sa inyo. Kami po ay nagagalak sa kabutihan ninyo sa amin. Panginoon, minsan pa dumudulog kami. Humihingi po kami ng gabay sa inyo. Tulungan nyo nga po kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Panginoon, kayo nga po ang makapanguna sa amin. Dahil hindi namin alam ang maraming bagay at sa pamamagitan lamang ng inyong espiritu at sa inyong biyaya, kaya po kami nakakapagpatuloy, nakakapag-aral at nakakaunawa. Kahit sa biyaya ng inyong banal na espiritu, Lord, lukuban niyo po kami at kahit na magkakahiwalay-hiwalay kami at magkakaiba ng time zone, O Diyos, nadalangin ko po buklurin niyo kami ng iisang espiritu. At kayo po ang maihayag sa aming buhay. Salamat po, Ama. Panginoon, mga kapatid ko na may pinagdadaanan ngayon ng mga kabigatan at pagsubok, palakasin niyo nga po ang kanilang pananampalataya. At maalala nila na hindi sila nag-iisa, kundi lagi kayong naririyan na nakaalalay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, purihin ang Panginoon. Unang Korinto chapter 4. Babasahin ko po muli mula verse 1 hanggang verse 5 ko na po babasahin. Sabi po rito, kaya dapat ituring ninyo kami ni Apolos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya noong una. Tapos na tayo dyan. Tangkatiwala'y dapat maging tapat. Diniscuss natin yan kahapon. 3. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin. Ni hindi ko nga pinahahalagahan ang sarili kong opinyon. Kung sa bagay, malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Kaya huwag kayong humatol ng wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. So tuloy po natin yung ating pag-aaral. Kung mula sa diniscuss natin kahapon ng isang lingkod ng Diyos ay kinakailangan maging tapat. At yung pagiging tapat, ibig sabihin ay patuloy na pangangaral ng katotohanan. No, yung pinagbubuti mo. At yung pagbubuti ay hindi sa ano pa mang bagay, kundi ginagawa dahil sa Panginoon. Tuloy ko po rito sa verse 3, sabi rito, hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man, ni hindi ko nga pinahahalagahan ang sarili kong opinyon. This is very important, hindi lang sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor, kundi sa bawat isa sa atin. Na ano po? Na ang mahalaga sa atin ay yung tingin sa atin ng Panginoon. At hindi yung opinyon ng mga tao tungkol sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, ako, naglilingkod ako sa Panginoon, nangangaral ako, hindi para makuha yung damdamin ninyo. Tandaan ninyo, sa Korinto, nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Namimili yung mga kapatiran doon. Sabi nyo iba, ako kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay Pedro, kay Kristo. So, hinahatulan nila, ito, mas magaling ito kaysa rito. Ah, hindi, ito, mas magaling ako, dito ako. Ah, ito, dyan ako. Sabi ni Apostol Pablo, baliwala sa akin yan. Basta tuloy lang ako. Alam nyo bang napakahirap
at hindi magiging pakinabang pagka yung pastor wala ibang ginawa kundi makuha yung kapurihan mula sa mga tao. Yung bang ayaw mo silang masaktan, ayaw mo sila na yung bang mawala yung damdamin sa iyo, kaya hindi ka nagsasalita ng kontra sa kanila. Kahapon, salamat sa Panginoon, meron tayong isang lingkod ng Diyos na nag-message na sabi niya, Pastor, para sa akin yung mensahe ninyo. Dahil nag-iisip siya, naglalaro sa kanya isipan na yung kanyang isesermon sa Linggo eh dapat pabor sa mga tao. Sino ang ayaw mag-sermon na ang mga tao ay natutuwa at masiglang nag-aamen? Sino ayaw magturo tungkol sa pagpapala? Tungkol sa pangunawa ng Diyos, tungkol sa biyaya ng Diyos. Siyempre, ang gusto natin pagka tayo ay nangangaral, yung pangangaral natin ay kinagigiliwan. O, yun, natutuwa sila. Yung pagkatapos ng pangangaral, ang sasabihin nila, ba, talagang tuwa ako dyan, ah. At salamat sa Panginoon, kinausap siya ng Panginoon kahapon na hindi siya dapat maghanda ng mensahe para paboran yung mga tao. Kundi dapat ang paghahanda ng mensahe ay yung pabor sa salita ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. So, pumunta tayo sa Galatia chapter 1 verse 10. Tingnan niyo kung ano sinasabi ni Apostol Pablo rito. Ayan yung mga kasama ko sa airport, sa Jenikea. Hello sa inyo dyan. Mamaya susunod ako dyan. Galatia chapter 1 verse 10. Tingnan niyo yung nakasulat dito. Galatians 1:10. Alam nyo, in the same way, hindi lang yung mga mangangaral, kundi bawat isa sa atin na mga anak ng Diyos na namumuhay ayon sa kanyang salita. Kung gusto nating masunod ang kalooban ng Panginoon, huwag tayong palagi na lang nakikiramdam kung ano ang magiging damdamin sa atin ng mga nakapaligid sa atin. Baka sabihin nila, masyado naman akong banal. O baka pagtawanan nila ako. Pagka ang laging hinahangad natin ay yung maging katanggap-tanggap tayo sa mga tao, hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil yung ninanasa talaga ng Diyos ay kakontra sa ninanasa ng mundong ito. Tandaan po natin yan, mga Christians. Huwag kayong mag-strive to please everyone o mapaluguran yung mga tao. Dahil pagka ang hinahanap mo palagi ay yung mapaluguran yung mga tao, alam nyo kung ano mangyayari? Adjust ka ng adjust ng prinsipyo mo. Paiba ng paiba yung pagkilos mo dahil yung kaisipan ng mga tao nagbabago rin. At yung mundo ay nag-iiba rin. Kaya kawawa ka kung ang hinahabol mo ay yung kapurihan ng mga tao. Hayaan mong magalit sila sa iyo sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Hayaan mong pagtawanan ka. Tuloy po tayo. No, dito sa Galatia chapter 1 verse 10. Ano sabi rito? Babasahin ko. Galatians chapter 1 verse 10. Sabi rito, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ng Diyos. Yun ang dapat wagnan natin yan. Wag natin kakalimutan. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ng Diyos. Kanino ka lingkod? Lingkod ka ng tao. Kung ang palaging gusto mo ay mapasaya sila, huwag man lang sila masaktan. No, yung makuha mo yung damdamin nila. Ginagawa mo yung lahat para huwag silang magtampo. No, ayaw mo silang sawayin. Ah, hindi ka lingkod ng Diyos. Lingkod ka ng mga tao. Merong... Oh, sige, tuloy na lang natin. No? Mag-ingat tayo. Kinakailangan ng pagkilos natin ay para paluguran ng Diyos. Kasi pagka yung mga tao ang gusto natin paluguran, ilalayo tayo nito sa Panginoon. Yung mga, sa John chapter 12, meron doon mga tagapagturo na gusto na sanang lumapit sa Panginoon. Mga kapatid,
hindi tayo makakalapit sa Panginoon pagka ayaw nating lumayo sa prinsipyo ng mundong ito. Pagka lagi nating focus ay yung mga kaibigan natin na mga hindi nakakakilala sa Panginoon, na ayaw nating masasaktan. Baka sabihin nila, nag-iba na ako. Nako. John chapter 12, verse 42 hanggang 43. John chapter 12, verse 42 to 43. John 12, verse 42 hanggang 43. Sabi po rito, ganoon pa man, maraming pinuno ng mga Hudyo ang sumasampalataya kay Jesus. O, yun naman pala eh. Yung mga pinuno na Hudyo, hindi naman pala sila lahat kaaway eh. Meron palang sumasampalataya sa Panginoon eh. Pero, inilihim nila ang kanilang pananampalataya. Sumasampalataya sila sa Panginoon pero lihim. Bakit? Dahil takot silang hindi natanggapin ng mga Pariseo sa mga sambahan, sa mga sinagoga. Yung sinagoga ay lugar ng pagtitipon ng mga Hudyo. Nagbabasa sila ron ng kautusan, ng aklat ng Salmo, ng mga sulat ng mga propeta. Nagkakaroon ng pagtuturo doon. So takot yung mga pinuno na ipaalam na sila ay na sumasampalataya na sa Panginoong Jesus dahil baka i-kick out sila doon sa kanilang barangay hall. Ang malungkot, may mga Kristiyan na ganyan. Hindi mamuhay ng totoo sa Panginoon dahil natatakot baka mawala ng kaibigan. Baka mawala ng boyfriend. Pagka ipinamuhay ko to, baka ma-turn off siya sa akin. Kaya alam nyo, minsan nakakalungkot. Yung mga babae, ipinagpapalit yung pananampalataya sa Panginoon para dun sa lalaki, sa boyfriend. Yung mga lalaki, nawawala sa paglilingkod sa Panginoon, nawawala sa pananampalataya para mabigyan ng kaluguran yung babae. Talagang pagka ang iniisip mo ay yung mapaluguran yung mga tao, mapapalayo ka sa Panginoon. Ano pa sabi rito? Sapagkat mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kaysa ng Diyos. Pagka ipinamuhay ko to at sabihin ko, Christian ako eh, mananampalataya na ako, hindi po pwede sa amin yung ganyan. Eh baka pulaan ka. Baka magalit sila sa iyo. Kaya ako na lang ang mag-a-adjust. Tutal, nakakaunawa naman ng Diyos. Ako na lang ang magbabago. Ako na lang ang aayon sa kanila para wag lang magkaroon ng pag-aaway-aaway. Aba, pagka ganyan tayo, hindi natin masusunod ang kalooban ng Panginoon. Mag-a-adjust na lang ako doon sa boss ko. Pagka palagi kang nag-a-adjust sa boss mo, magugulat ka na lang, isang araw, wala ka na sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod mo sa boss mo ang mas mahalaga sa iyo kaysa yung paglilingkod sa Panginoon. Anong sabi ron? Maraming pinuno ng mga Hudyo ang sumasampalataya kay Jesus pero inilihim nila ang kanilang pananampalataya dahil takot silang hindi natanggapin ng mga Pariseo sa sambahan sapagkat mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kaysa ng Diyos. Meron tayong isang kapatiran na kausap ko sa Sinchu nung Sunday. Sabi niya sa akin, pinupuna po ako ng mga kasamahan ko eh, lalaki po siya. Kasi hindi na raw ako sumasama sa kanila. Ngayon nga po, inaaya nila ako. Mag-inuman raw kami. Sabi ko, hindi. Magsisimba ako. Ano ka ba? Hindi ka na sumasama sa amin. Nahihiwalay ka na. Mga, dibali na. Magsisimba ako. So, mamili kayo. Yung papuri ng mga tao, o yung pag-ibig ng tao, o yung papuri ng Diyos. Yung kaluguran ng Panginoon. Tuloy po natin yung ating pagbabasa. Andaan po natin yan, mga kapatid. Now, sa verse 4, ito. Hindi mahalaga sa akin, verse 3, hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin. Ni hindi ko nga pinahahalagahan ang sarili kong opinion. Yung pang isang makapagpapapigil sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
yung sariling opinion, yung sariling hangarin. It can contradict the will of God. Pagka ang hinahanap mo ay yung hindi na yung katanggap-tanggap sa kanila, yung katanggap-tanggap naman sa iyo. Pagka ang hinahanap mo ay yung comfort mo, no, yung plano mo, nako, ilalayo ka nito sa Panginoon. Sabi sa Kawikaan, sa lahat ng ano, in all your ways acknowledge him, kilalanin mo siya sa lahat ng hakbang mo. Huwag yung mag-iingat pa ang Panginoon ng pag-uutos sa iyo dahil baka hindi maging pabor sa iyo. Baka hindi mo magustuhan. Bakit nagte-struggle minsan yung mga iba sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pagka ayaw nila yung ipinapagawa ng Panginoon. Eh ganito po ang gusto ko eh, ganyan ang ano ko eh. Panginoon, nadalangin ko maging ganito, maging ganyan. Paano kung hindi kalooban ng Panginoon yon? Then there is the struggle. Tatandaan ko ang daddy, sabi niya, hindi lahat ng lumalapit sa altar ay nakakalugod sa Panginoon. Minsan pagka lumapit sa altar at umiiyak, sabi niya, uy, naku, praise God. Bless na bless si kapatid, talagang kinikilos ng Panginoon. Minsan hindi kinikilos ng Panginoon. Minsan nag-i-struggle yung tao. Ayaw sumunod. Ang sinasabi, Panginoon, di ko kakayanin. Panginoon, napakabigat niyan. Di ko kakayanin. Lord, di ko kaya magpatawad. Panginoon, di ko kayang samahan niyan. Kaya Panginoon, dadalain ko, iba na lang, Lord, di ako. Minsan naman, ano na iba? Bakit ako, Panginoon? Bakit ako pa? Ang daddy raw dati, dumaan doon sa punto na ano eh. Tanong siya ng tanong sa Diyos, eh bakit, bakit, bakit Panginoon, bakit, bakit? Puro bakit. Pagka ang opinion mo ay may halaga sa iyo, laging magkokontra yan sa pagpaparangal sa Diyos. Hindi ka nga, ano yung sabi ko kanina? Hindi ka lingkod ng Panginoon, lingkod ka ng mga tao. Minsan naman, hindi ka lingkod ng Panginoon, lingkod ka ng iyong sarili. Ang ginagawa mo ay yung papabor sa iyo. Mag-ingat po tayo. Na huwag tayong maging lingkod ng sarili natin. Now, hindi lang ito yung mga mangangaral. Pati rin ito sa lahat ng mga mananampalataya. Huwag kang maging ano, lingkod ng iyong sarili. Na ang gusto mo ay yung makakagaan sa iyo, makapagpapa-increase sa iyo. Pero pagka yung mahihirapan ka na, umaatras ka. Aba, hindi. Tignan ninyo. Pagka nakita ng kaaway na ganun tayo, talo na tayo. Ano yung lagi natin binabasa sa Aklat ng Pahayag? Chapter 12. Aklat ng Pahayag, Revelation chapter 12. Sa verse 11. Verse 9 muna. Aklat ng Pahayag, verse 9, chapter 12, verse 9. Kaya itinapo ng malaking dragon ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas na nanlilin lang sa mga tao sa buong mundo. Now, punta tayo sa verse 11. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinangaral nila, hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. For their faith, iaalay nila yung buhay nila. Sa malalim na salin sabi, hindi nila minamahal ang kanilang buhay. Hindi nila mahal. Ang mahalaga sa kanila ang Diyos. Ang mahalaga sa kanila yung salita ng Diyos. Ang mahalaga yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi nila pinapakiramdam man kung masasaktan naman, masasaktan ba sila. Nahabag ako pagka may pinapayuan ako na sinasabi ko sa kanya, huwag mong gagawin yan, hindi mo dapat gawin yan. Tapos, ang isasagot sa'yo, hindi ko po alam. Dati may mga kausap akong ganyan, patawarin mo, hindi ano. Unawain mo yan, magpatuloy tayo sa Panginoon, huwag kang manghihina, huwag mo isipin yan. Eh, nasasaktan po ako eh, nahihirapan po ako eh. It's all about you eh. Eh, tapos sasabihin mo, tandaan mo, ang Panginoon, ganito, mahal ka niya, siya ang paglilingkuran natin. Tapos biglang sasagot, ewan ko po, pastor. Anong ewan ko po? Alam mo yon, ayaw mong gumawa ng makakasakit sa'yo. Ayaw mong gumawa nung parang ikaw ang magpapakumbawa. Bakit? Ang mahalaga sa'yo, yung sarili mo.
you are serving yourself. Alam niyo ba ang dahilan bakit ano? Palagi na lang natutukso yung mga tao, yung mga Israelita. Hindi po, bubuksan ko ito para medyo mahangin. Bakit palagi na lang natutukso yung mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Bakit? Dahil pagka may Diyos-Diyosan sila, kagaya sila ng mga tao, kaluguran ng mga tao. Kapareho sila ng mga tao, hindi sila kaiba. So, okay-okay sila, body-body sila ng mga nakapaligid sa kanila. Hindi sila naglilingkod sa Diyos. Ang mahalaga sa kanila yung paningin ng mga tao. Pangalawa, pagka sila ay may Diyos-Diyosan, sino masusunod? Yung Diyos-Diyosan ba? Sino masusunod? Sila. Dahil hindi naman sila pagsasalitaan, hindi naman sila uutusan. Nung kanilang Diyos-Diyosan, alam naman nilang bato yun. Alam naman nilang kahoy lang yan. Alam naman nilang nanggaling lang yan sa puno. Alam naman nilang nanggaling lang yan dyan sa may bato na yan, tipak ng bato. Kaya sino masusunod? Sila. Masusunod nila yung kanilang gustong gawin. So mag-ingat tayo na huwag tayong maglilingkod sa ating sarili. Ay, sinaktan ako. Ay, ganito ang anong sa akin. Naku, magre-react ka. Huwag ang pahalagahan natin kung ano yung sasabihin ng Diyos. Kaya pagka may sitwasyon, ang lagi mo inisip ka, Lord, ano po ang gagawin ko? Ano po reaksyon na gusto ninyo? Kahit ba sa damdamin, Pastor, damdamin ko na yan, sarili ko na yan, tandaan natin yung pinag-uusapan na natin na matagal na, hindi na tayo pagmamay-ari ng ating sarili. Binili na tayo ng Panginoon. Templo tayo ng banal na, ng Diyos. Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Kaya hindi natin dapat hinahanap kung ano yung magpapalugod sa mga tao at kung ano yung magpapalugod sa atin. Ang hinahanap natin ay kung ano yung magbibigay kaluguran sa Diyos. Amen po ba? Now, pagdating rito sa verse 5, balik tayo sa unang Korinto. Chapter 4, verse 5. Ano oras na po ba? 5:52. May ilang ano pa. Unang Korinto, chapter 4, sa verse 5 tayo. Verse 4 pala. Kung sa bagay, malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan, ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Ano sinasabi ni Apostol Pablo? Malinis ako. Pero hindi ko ipangangalandakan yan. I will leave it up to God. Ang Diyos ang magpasya. Sa Kanya ako tumatayo. Siya ang mag-justify sa akin. Siya ang magsabi kung tama ako o mali. Yung mga tao, they can have an opinion of you. Pwede ka nila, ay, ganito naman yan. Ikaw rin, pwede kang magkaroon ng opinion tungkol sa iyong sarili. At ang masakit, pagka yung ininilalaban mo yung sarili mo. Na, eh, ganito ako, eh, tama naman ako, at ano naman, ah. Pwede mo masabi yun. Ako nakakaalam ng kaisipan ko, ako nakakaalam ng puso ko, pero sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kung sa bagay, verse 4, kung sa bagay malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan, ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. I leave it up to God. Sa Kanya ako tumatayo. Hindi ako tumatayo sa aking sarili. I do not discount the fact. Hindi ko sinasabi na ako perfectong-perfecto na. Kaya pwedeng akong humatol. Pwede ko sabihin na ako ang tama. Hindi, hindi. Isinasaalang-alang ko rin sa Diyos. Tignan ninyo ito. Yung ganong klaseng paglilingkod, hindi nakapokus sa sarili, hindi nakatuon sa sarili, hindi nakatuon sa iba, talagang sa Diyos lang nakatuon. Makakapaglingkod ka ng maigi eh, pagka sa Diyos ka nakatutok eh. Makakakilos ka pagka hindi mo tinitignan palagi kung ano magiging dating sa mga tao nung sasabihin mo, nung gagawin mo. Hindi ibig sabihin na humahatol ka, iniiwasan mo nga yung paghatol. Pero isinasaalang-alang mo sa Diyos ang lahat. Hindi ka nagmamagaling sa iyong sarili. Hindi ka nag-self-righteous. Ah, basta alam ko ako yan. No? Ah, basta. No? Yun talagang sa Panginoon naglilingkod. Kahit yung para sa kanilang sarili, yung standing nila, sinasabi nila ang Panginoon na nakakaalam. May
panahon nung ang daddy ko eh buhay pa, merong mga nagsasalita ng hindi maganda sa kanya. Merong nagsasalita ng kontra sa kanya. At merong namumula na ginagawa siyang biruan na. At sabi ko, eh, daddy, hindi ba tayo magre-react po dyan? Hindi po po tayo magsasalita? Ano po ba dapat nating gawin dyan? Kung ano-ano po ang sinasabi tungkol sa inyo? Kung ano ang sinasabi tungkol sa ating church? Alam nyo kung anong sagot ng, "Anyong haseyo, umok sanim." Ano, paumanin po, batiin natin. Hindi niya na nga tayo naiintindihan, at least mabati. "Anyong haseyo, pagusip po yun." Namimiss ko siya. Yun ang ibig sabihin po nun. Hindi ko na alam kung ano pa ang sabihin. So alam niyo kung anong sagot ng daddy ko? Nung may mga namumula sa kanya, nagsasalita na hindi maganda. Nung ini-encourage namin siya na magsalita, magpahayag. Alam niyo kung anong sabi ng daddy? "Wag na. Kilala naman ako ng Diyos eh. Sapat na sa akin yun. Kilala ako ng Diyos ko. Hindi ko na kinakailangang mga tuwiran sa kanila. Hindi ko na kinakailangan ipagtanggol ang sarili ko. I stand before the Father. Alam ng Diyos. At dahil kilala ako ng Panginoon, kontento na ako." Wow. Amen po ba? Sino sa inyo ang sa kalagitnaan ng pula ng mga tao, sa kalagitnaan ng kung ano-ano sinasabi nila, payapa ka, hindi ka nag-aalala? Okay, kahit magmukhang masama ako sa kanila, mahalaga, kilala naman ako ng Panginoon eh. Alam naman ng Panginoon ang ginagawa ko. Siya makapagsasabi kung mali ako o hindi. Ang mahalaga sa akin, verse 5, taga, ano oras na ba? Ang mahalaga sa akin, sabi rito, yung kaluguran ng Panginoon. Ano ba yung iniisip ng Panginoon tungkol sa akin? Verse 5, tuloy tayo. "Kaya huwag kayong humatol ng wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuri mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa." Nasabihan ni Apostol Pablo yung mga taga-Korinto, huwag kayong humatol. Ito, mas magaling ito. Ito, dito kami. Ito, mas tama ito. Huwag kayong ano. Hayaan nyo ang Diyos ang humatol. Pagdating nung panahon na yon, magkakaalaman tayo. Ilalantad ng Panginoon. Tignan nyo rito. Ano yung sabi rito? Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto at ang galing ng mga tao sa pagsisermon. Ilalantad ng Panginoon ang galing sa pagkilos ng mga tao. Hindi. Ano sabi rito? Ilalantad niya lahat ng mga sikreto at motibo ng bawat isa. Ang mahalaga sa Panginoon, hindi yung kung gaano kakagaling, gaano kakabilis magsalita, gaano kakabagal kumilos, gaano ano. Yung motibo mo, ano yung nasa sa puso mo? Ano yung nasa kaisipan mo? Malalaman ng lahat. Mahahayag sa lahat. Yun ang antayin natin. Maglingkod ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag mong isipin yung iniisip ng iba. No, huwag mong paluguran yung mga tao na palagi mo ang gusto eh sila ang ay matuwa. To the point na binabago mo na yung sermon. No, huwag lang silang mawala eh nag-iikapo pa naman niya, nagbibigay ng malaki. Huwag lang silang mawala. Kahit na huwag ka nang magturo ng masasakit. Naku, huwag 'yon. At huwag ka rin yung dahil sa'yo, huwag rin yung pabor sa iyo na ang isesermon mo lang ay yung makakabuti sa iyo. Pagka nakaka, medyo nakaka... Listen, yung paglilingkod, dadanas ka ng hirap dyan, makakaranas ka ng pasakit dyan. Pero huwag mong isipin, huwag mong palagi ka na lang minamalay-malay mo kung ano yung nararamdaman nyo. Ano, alam nyo kung ano yung watchman? Alam nyo kung ano yung sundalo na nagbabantay? Mga bantay tayo, yung mga sundalo tayo eh. Nung unang panahon, nakabantay yan. Tinitignan niya kung may darating. Hindi niya pinapakiramdaman yung kanyang sarili pagka may lamok dyan. Basta nakapokus lang siya.
Hindi siya nag-ano. Kung sino-sino to. Hindi. Nakapokus ako. Fix your eyes. Not on people. Not on yourself. Fix your eyes on Jesus and on His Word. In His will. Amen po ba? At alam na ng Panginoon yan. Alam nyo, niniwala ako may mga nakikinig ngayon at may nanonood ngayon na nag-aantay na patunayan ng Diyos na sila ang tama. Lord, kailan mo papatunayan? Kailan ako magtatanggol sa sarili ko? Panginoon, ipagtanggol nyo naman ako. Relax ka lang, kapatid. Alam ng Panginoon yan. Darating yung time na yon na ilalantad ng Panginoon ang lahat. Hindi, huwag kayo mag-alala. Alam ng Diyos lahat yan. Ang mahalaga, wala kang daya. Ang mahalaga, malinis ang puso mo. Tama yung motibo mo. Naglilingkod ka para sa Panginoon ito. Ginagawa mo para sa kanila, alang-alang sa Diyos, hindi sa kanila. Sila ang beneficiary, pero yung pinanggagalingan ng ginagawa mo para sa kanila ay mula sa gabay ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga na hindi tayo kumikilos sa sarili natin. Lalo na pagdating sa paglilingkod, napakahalaga na nanggagaling sa Diyos yung order natin. Yung, sabi rin sa isang awit, order my steps in your word, O Lord. Hindi mo porma yan, hindi mo opinion yan, galing sa Diyos yan. Yun ang napakahalaga. At pagka may gabay sa iyo ang Diyos, may utos sa iyo, may masaktan man, basta huwag kang hahatol, hayaan mo ang Panginoon ang humatol. Hayaan mo yung salita ng Diyos ang humatol. Hayaan mong dito nila makita. Maglingkod ka para sa Panginoon. Amen? O, dyan na muna tayo. Tuloy natin bukas. Nag-overtime na tayo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, tulungan nyo kami na makapamuhay na ang aming center, yung iikutan namin, at yung aming direction, yung kahantungan namin, no Lord, yung focus namin ay kayo. Tulungan niyo po kami. Not to be beholden to people. Huwag kami yung nangingilag sa mga tao na takot kaming masaktan sila, takot kami na mawala sila. Tulungan niyo kami na kung meron kami ikakatakot, yung kayo ang mawala sa amin. Mawala na ang lahat, huwag lamang kayo. At tulungan nyo kami na kahit na kami rin, yung aming identity ay mawala na, and we will find our identity in you. Mawala na yung pangarap namin, ang pangarap na namin ay kayo. Mawala na yung plano namin, ang plano namin ay yung plano ninyo. Tulungan nyo po kami. At maging malinaw sa amin na alam nyo naman yan. At kagaya ng sinabi ng daddy ko, ang mahalaga, alam ko, kilala ko ng Panginoon. Kahit paano sabihin sa akin ng mga tao, kilala ko ng Diyos ko, sa Kanya ako naglilingkod. Purihin kayo, O Diyos. Patibayin niyo nga po kami sa inyong mga salita at sa inyong kalooban. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, itutuloy po natin, ano na ba ngayon? Friday. Ah, meron pang bukas. Binabati ko yung misis ko dyan sa Pilipinas, I love you nang, at kasama niya si Evangel at yung mga anak ko na nasa iba't ibang lugar, si Wewe, si Limuel at si Shalane. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you tomorrow po. To God be the glory. Ah, meron pala akong nais i-healing sa inyo. Mga kapatid, nagpe-pray ako na makasilip, no? Makadalaw ng maikling panahon sa Dubai, dun sa time na sila ay merong vacation para kami ay makapagpalakasan sa Panginoon. Nice kong humingi ng tulong kung sino sa inyo ang nagnanais na maging bahagi nito. Maikling pagdalaw lang po ito, hindi pa ito. Pupunta ko rin ng mas matagal sa November, December. Pero nadarama ko na kailangan nila ng encouragement at ng iba pang mga bagay. Kaya nagpe-pray po ako na makapunta sa kanila ngayong August. Kung nais nyong maging bahagi, ang mahal lang naman yung ticket ng eroplano. Kung nais nyong maging bahagi, mag-message po kayo sa akin. Sabi niyo, Pastor, gusto kong maging bahagi. At kung yung hindi naman makakatulong sa pinansyal, maaari nyo po ba akong ipanalangin na loobin ng Panginoon at siya ang gumamit ng mga kapatiran natin para sa
pagdalaw na ito, pagmimisyon do sa ating mga kapatiran sa UAE. God bless po sa inyo. Palain kayo ng Panginoon.